Kumusta mga tol, pag-usapan natin ngayon ang balitang ito na si Stephen Curry. Parang kailan lang mga tol siya ay naging best leading man shooter at naipanalo niya ang All-Star MVP at Western Conference Finals MVP at nakuha niya din ang pang-apat na championship kasama ang buong team na Golden State Warriors. Ang lahat ng ito ay nangyari bago pa man ang off-season ng NBA na kung saan itong si Stephen Curry ay naging host sa Space event kung saan itong si Stephen Curry ay binagyan ng awards bilang best player na ito. Isang buwan lamang ang nakalipas inani niya ang diploma mula sa DepEdson College upang pumasok na ito sa nasabing paaralan para tanghalin bilang isang Hall of Fame at iniritero ang kanyang number 30 jersey sa parihong araw sa paaralan na pananggalingan niyan. Natitiyak na ang mga bagay na ito ay hindi madaling gawin sa edad na 34 years old. Siya ay magiging 35 sa buwan ng March. Itong si Stephen Curry papasok sa kanyang ika-14th NBA season sa kanyang career bilang player. Ang lahat ng mga bagay na ito mga tol, ang Golden State Warriors success ay magsisimula at magtapos depende sa kalusugan at paglalaro ni Stephen Curry sa nasabing team. Ngunit ang aasahan ng mga fans kay Stephen Curry at sa buong team habang ang training camp ay magsisimula na sa September 25. Ang unang numero na tumatak agad sa isipan ng mga tao kung kaya ba ulit dalhin ni Stephen Curry ang Golden State Warriors sa NBA Finals. Noong nakaraang season mga tol ay unang taon pa lang yun sa kanyang bagong kontrata na 4 na taon sa nasabing team na nagkakahalaga ng $215 million extension sa 4 na taon mga tol. Ito rin ang panimula para kay Coach Steve Kerr na i-reserve itong si Stephen Curry. Isang bagay mga tol na pwedeng bumaba ang minutes ni Stephen Curry sa laro sa paparating na NBA season, ngunit para kay Stephen Curry mga tol, hindi na raw niya gustong umupo lang sa kahit anong laban. Dahil siya na ang nagkaroon ng best player bilang isang manlalaro at ang kanyang husay sa laro ay hindi pa magtatapos. Dahil noong nakaraang season siya ay nakapag-average 34 points sa 35 minutes per game sa regular season. Ito na ang pinakamalaki mga tol sa isang full season simula pa man noong 2013 to 2014 campaign sa panahong yun ay nasa 25 years old pa lang si Stephen Curry. Pero kung tataas ang minutes ni Stephen Curry ay sigurado mas lalong tumaas ang kanyang average sa scoring ngayong paparating na NBA season. Alam ng lahat na kayang dalhin ni Stephen Curry ang kanyang team sa finals, dahil siyang nagbubuhat sa Golden State Warriors para makamit ulit ang kampyonado sa tulong na din ng kanyang mga teammates, kaya inaasahan ngayon ng mga fans ng Golden State Warriors na 100% healthy si Stephen Curry para hindi mamiss ang bawat laro nga sa playoffs, dahil si Stephen Curry ang tulay para makuha nila ulit ang repeat championship. Sa karugtong na balita mga tol, nabuhay muli ang posibilidad mga tol na kung saan itong si Stephen Curry nga ba at ang buong Golden State Warriors ay totoo nga kayang e-considered idea sa isang blockbuster trade na makuhang muli ang kanilang former superstar teammates na si Kevin Durant pabalik sa kanilang team. Sabi ni Stephen Curry mga tol na binibigyan nga ng consideration itong si Kevin Durant. Si Stephen Curry ay umupo para sa series Wild Gym Conversation at isa sa 5 interviews na ito si Stephen Curry ay binunyag nga niya mga tol na siya at ang buong Golden State Warriors management ay tunay talagang pinaliwanag weather na kung paano nga ba nila babaguhin ang kanilang roster bilang isang defender NBA champions para sa paparating na summer. Para sa reunion mga tol, kasama itong si Kevin Durant. Si Kevin Durant mga tol ay iniwan ng Golden State Warriors noong 2019 para sumapi sa bagong team na Brooklyn Nets kasunod ng back-to-back NBA titles ng Golden State Warriors. Sa ngayon mga tol, itong si Kevin Durant kasama ang Brooklyn Nets management noong nakaraang buwan ay nagkasundo muli matapos nga itong ma-report na nag-request nga itong si Kevin Durant na ma-trade siya at nag-demand sa team owner na tanggalin ang kanilang head coach at general manager. Ngunit para sa kaibigan na si Stephen Curry, sinabi nga niya na ang kanyang future Hall of Fame best friend na si Kevin Durant ay na-misunderstood lamang at mismong nanggaling sa kanyang sarili mga tol na gusto nga niyang i-welcome back itong si Kevin Durant. Sinabi din dati ni Stephen Curry noong August 9 mga tol, matapos nga mag-report si Kevin Durant na gusto niya na ma-trade at dun nga nagkaroon ng conversation ang buong team management ng Golden State Warriors at napag-usapan tungkol sa kanyang ability sa basketball sabay sa pagtatanong na gusto nga ba nitong tanggapin ni Stephen Curry si Kevin Durant. Ayon naman sa sagot ni Stephen Curry na hindi nga daw siya magdadalawang isip dahil ang idea na maglaro kasama si Kevin Durant at kung makilala mo siya bilang isang tao.
Dahil base sa kanilang pinagsamahan sa loob ng 3 taon, dahil itong si Kevin Durant nga raw isang mabait na tao sa tingin lamang ng lahat dahil siya ay na-misunderstood. Para kay Stephen Curry, nagkaroon lamang ito ng ilang problema na bagay na nangyari sa kanyang buhay kaya siyang naapektuhan ang kanyang abilidad mga tol para hindi magtiwala sa mga taong nakapaligid sa kanya na ginagawa nga niya ang sariling ligtas sa bawat panahon, kaya ang lahat ng mga bagay na ito ay naiintindihan nga raw ito ni Stephen Curry. Dahil nang nakasama nga raw niya itong si Kevin Durant sa loob ng 3 taon, ay kilalang kilala na nga raw niya ang taong ito. Dagdag pa ni Stephen Curry, gustong-gusto nga daw niya itong si Kevin Durant, at kung sakaling mangyari man na babalik itong si Kevin Durant at maglalaro ulit sa kanilang team na Golden State Warriors, dahil hindi nga raw makakalimutan ni Stephen Curry na nagkaroon nga raw sila noon ng masayang pagsasama sa basketball, at kung magkatotoo ito mga tol ay mas lalong lalaki ang kanilang kumpiyansa sa paparating na NBA season, at panigurado na kaya pa nila mag-champion ng isa o higit pa. Ang Golden State Warriors superstar na si Klay Thompson ay patuloy pa din niyang pinapa-improved ang kanyang shooting abilities sa season na ito, at napatunayan na niya na isa na siyang 4-time NBA champion. Dahil ang 5-time All-Star na si Klay Thompson ay inilagay pa din niya ang lahat ng oras sa kanyang trabaho sa summertime na ito. Bilang sa pag-asa na makamit niya ulit ang kanyang 5 rings sa paparating na NBA season. Itong si Klay Thompson, nakitang ginagawa nga niya ang kanyang karaniwang husay mula sa kanyang workout section. Ang Golden State Warriors shooting guard na si Klay Thompson ay nakapag-range ng 24 straight shooting mula sa 3-points area sa kanyang practice. Ito'y bihira lamang magagawa mga tol sa kahit sino mang NBA players ngayon sa liga, maliban na lang siguro sa kanyang teammates na si Stephen Curry. Dahil ang katunayan ay nagawa nga niya ang lahat na ito sa pamamagitan ng takbuhan or catch and shoot. Itong si Klay Thompson ay matatanaw na suot niya ang jersey ng USA habang ginagawa nga niya ang drills na ito sa 3-points area, at kitang-kita din sa lugar mga tol na ang ginagamit nga nitong practice facility ay ang Los Angeles Lakers facility. Kaya hindi rin maiwasan na mag-iisip ang mga fans ng NBA Nation na posibleng makapaglaro nga itong si Klay Thompson sa Los Angeles Lakers team sa mga paparating na panahon. Bilang karagdagan mga tol, itong si Klay Thompson ay isang LA native mga tol. Maliwanag talaga kaya nilagay niya ang mga shooting na ito sa loob ng Lakers facility, at halatang halata na iginugol nga niya ang kanyang maikling bakasyon sa lugar na ito, dahil ang kanyang ama na si Michael Thompson ay nakapaglaro na noon sa Los Angeles Lakers team, kaya ganun na lang kaimportante para kay Klay Thompson ang lugar na Los Angeles Lakers. Samantala mga tol, itong si Paul George ay usap-usapan ngayon sa social media, kung saan marami ang nagsasabi na humihina na ito mga tol. Dahil ang mga fans ng Los Angeles Clippers ay hindi nga nila nagustuhan itong si Paul George. Ang mangyayari dito kay Paul George na siyang na-involved sa mga fans mga tol ay ang perpektong halimbawa. Ano nga ba ang dapat gawin ni Paul George para maipanalo nga niya ang team na Los Angeles Clippers? Ang simpleng kasagutan mga tol ay kailangan nga niya ay dumina ang laro sa loob ng basketball court kung sakaling itong si Paul George ay mananatiling healthy at babalik sa kanyang husay sa paglalaro tulad ng MVP mode mga tol. Marahil gawin niya ang lahat na kailanganin upang makamit nga niya ulit ang respeto ng mga fans na ito. Itong si Paul George ay marahil hindi na siya kabilang sa top 10 NBA players ngayon. Hindi katulad noong kapanahunan ng Indiana Pacers pa siya naglaro. Ngunit siya rin ngayon ay nanatiling isa best player sa nasabing liga, dahil nakatanggap nga ito ng mataas na papuri mula sa NBA champion na si Andre Iguodala, na sinabi nga niyang itong si Paul George compatible pagdating sa liga. Pero mula nga noong nalipat si Paul George sa Los Angeles Clippers bilang isang ordinaryong player na may cargo sa balikat. Dahil siya agad ay nakatikim ng mga hindi magandang salita galing sa mga haters mga tol, dahil hindi daw kaya ni Paul George na dalhin ang team kahit sa playoffs man lang. Pero ayon kay Paul George na 100% na ang kanyang katawan ngayong paparating na NBA season, at nangangako si Paul George na babawi siya mula sa pagkabigo noong mga nakalipas na NBA season, sa pangunguna ni Kawhi Leonard at ng kanyang mga teammates.